GM! 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 Padala mo cotton buds doon. Senator, yes po. Punta kayo kay Mayo sa office niya po, tapos... Yes, Senator. Narinig ko po, narinig ko. Opo. Makipag-usap kayo kay Mayor. Okay, sir? Immediately, pupunta kami kay Mayor. Ayun. GM, ha? GM! 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 Oh. Yes, Senator. Okay. Sige po. Sige po, ha? Okay. Maraming salamat yes po, po, Senator. GM! Naririnig ko po kayo. Opo. Thank you po, GM. Sir Francisco Gagarino ay isang retired Army Sergeant. Sige po, Sergeant. Sir, magandang hapon po, sir. Ako po'y dumulog po dito upang ihingi po ng tulong yung brownout po na nangyayari po sa aming isla po. Opo. Ang apektado po, sir, ay yung ito pong pitong barangay. Ano-ano pong barangay? Barangay San Luis, Barangay Agin. San Luis. Barangay Agin po. Agin. Opo, Senator Sir. Barangay Landosan po, Barangay Sawang, Barangay Sagaw Sawang po, Sir. Ang dami. Barangay Hubang. Ang dami, ah. Hubang. At Barangay Uson po, Senator Sir. Sa amin po, minsan pag nag-umpisa po na nag-brown out ngayong araw, minsan na tuloy-tuloy po hanggang pitong araw po, Sir. San Linggo? Opo, hindi nagkakailaw. Pero ang sa bayan po, Sir, kasi nandoon po ang planta, tuloy-tuloy po ang ano nila ilaw. Magka-brown out man po doon, sir, isang oras lang po ang bibilangin. Doon pero sa inyo, ito sa mga barangay binanggit nyo, yung, 1 week straight. Yun po, sir. Alala ko nga po, sir, nung panahon ng pandemic po, sir, inabot po kami ng 2 linggo po na walang ilaw. Uy, grabe. Pero tuloy-tuloy ang paniningil sa inyo. Nagkakaroon po ng bill, sir, sa isang buwan po yan, sir. Kahit okay po na hindi na... Aywan ko lang po, sir, kung... Hindi po sapat sa isang buwan po yung ano, yung bill ni- kasi hindi man po namin alam kung paano po ang billing ng ginagawa po nila. Basta pagdating po ng bayaran, may babayaran po kami. Ano raw dahilan kung bakit nagka-brown out? Anong sinasabi po ng Norsa Melco? Noong una po, sir, nagsabi po ako kay ano SB member Rene Pasco na matulungan po kami, matugunan po itong aming pong problema. Tungkol po sa brown out. Sige, sige, sabi niya, pare, itatanong ko. Mamaya-maya, dumating po siya. Ang sabi po, hindi ko po alam kung sino pong engineer, ang sabi ay hindi po daw kaya ng makina. Itong bagay na ito po ay ginagawan na namin ng solusyon dahil una-una siguro malaman ninyo na yung aming power supplier doon ay yung National Power Corporation. Ang Norsa Melco lang po yung nag-distribute ng power sa ating mga consumers. So that ang issue po kasi dito sa mga barangays na tinanggit ng ating kasama, yung ating linya dyan, papunta dyan sa mga barangay na yan, ay dumaan sa napakasukal na nyugan. Talagang yung ating linya ay dito lang sa ilalim ng mga nyugan na dumaan dahil wala nang ibang pagdadaanan ng ating linya. Okay. So, inaamin namin talaga na kung minsan, kung nahuhulugan ng palapananyog yung ating wires, ay nagtitrip yung planta. And pag merong niyog na nahulog sa isang wire, magtitrip agad ang planta. Ganun po ba yon? Opo, Senator. And, so, bakit hindi nyo gawa ng paraan, takpan ninyo kung yun po yung inyong logic? Nangako na yung National Electrification Administration na re-releasean kami ng pondo para i-convert na insulated wire itong ating mga bare wire na ginagamit natin sa couple ngayon. Ma'am sir, bakit inaabot ng 1 linggo pag nag-trip po yung inyo pong mga generator gawa nitong pagkahulog ng niyog sa mga wires? Hindi po sir, hindi po senator umaabot na 1 linggo. Sandali lang sir, kasi ikaw GM, I'm sure meron ka sariling generator sa bahay. Sir, hindi raw 1 linggo. Ngayon lang po sir, nung umuwi pa ako, pitsa 2. Simula pitsa 2, nagkailaw po ay pitsa 9 na po. Oh. Itong buwan na Agosto. Makinig ka GM ha, San Lucas, Agin, Landosang, Sawagi, Sagaw, Sawang, Hubang at Uson. Yan mga barangay na apektado sa brownout na inaabot ng 1 linggo or more.
Ito pa, para patunayan sa iyo na hindi sinungaling ang nagsusumbong sa amin at ikaw ang sinungaling. Mayor Isidro Bandal, totoo ba sir? Lingguhan pag nagkakaproblema yung brownout dyan? Actually sir, umaabot talaga ng minsan linggo ang mga sityo. Barangay po na hindi po kasama sa one phase. Kasi po ang poblasyon po, kaya laging halos may kuryente siya. Apo. Kasi naka 3-phase po siya ang linya. Apo. So ibig sabihin po ng 3-phase, nababalansi po ng North Amelco ang kuryente. May matagal na po kami nag-request sa North Amelco na gawing 3-phase yung buong isla para madali pong mabalansi ang kuryente. Hindi lang naman po sa nyog. Actually, dahon po lang na ng nyog at yung mga ito mga fruit bat pag kumapit ang mga ibon. Apo. Kasi hindi siya insulated eh. Po siya talagang open wire. So pag may dumikit po talaga dyan, mag-trip po yung generator, tataas yung voltahe at pwedeng masira. Actually, ilang beses na po nasira ang generator namin kahit mga bago. So yun po ang problema niya. Yan ang problema nila, insulation. Ba't nila ginawa noon pa man sir? Noon pa pala yung problema niya. Okay, yun nga po sir, senator. Matagal na po namin nire-request yan kasi pati ho kami apektado. Dahil pag nag-trip po ang kuryente, tumataas din po ang billing namin dahil biglang brownout, tapos biglang iilaw ng bigla. So, makakita mo ng bill tumataas. Tapos, ang alam ko ho, ang pagpalit po ng linya ng kuryente is nasa minimum 20 years lang daw sa pagkakaalam ko. Ang linya po ng buong kapul, bata pa ho ako niya, mga 90s, yan na po ang pinakalinya. So, kung tutusin po, mga 30 years na po ang linya ng kuryente na dapat po palitan. Ng 3-phase, yung sinasabi nyo? Oh, 3-phase. At saka yung bagong linya ng kuryente po. Oh, yan. GM, mayaya ka naman kung palabasin mo sinungan si Mayor. Kasi sabi mo, hindi na inabot na isang linggo. Eh, si Mayor na mismo nagsabi, inabot na isang linggo. Oh, sige. Gawin mo sinungan si Mayor. Subukan mo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Hindi. No. Wag mong baguhin. Wag ako. Siguro, dapat mapalitan ka na dyan, GM. You're no longer effective, you're no longer competent. Sorry, sir, ha? Kasi nga po, hindi mo masolve yung problema. Alam mo pala, 30 years na pala old yung mga kagamitan nyo dyan, especially yung mga wires. Bakit ninyo pa mapalit-palitan? How long you been there as GM, sir? Nung isang taon lang, sir, nandito po ako. Sana so, agad-agad, GM, pina-implement mo na yon. Nag-coordinate na po ako sa National Electrification Administration tungkol dito at nangako naman si Administrator Almeida na agad-agad magre-release na siya ng pondo para mapalitan ng insulated wire. Okay, binagit mo si Mr. Antonio Almeida. Antonio Almeida, sir, magandang hapon po. Good afternoon, Sen. Yeah, I'm listening on the relate of the GM Hector, the mayor, and the constituent. Ang solusyon ho talaga dyan ay palitan ng insulated wires ang mga linya. Okay. So immediately, sir, Sen, ang cost ho niyan is about 2.5 million per kilometer. Mm-hmm. So nasa 6 kilometers ho yata ang dapat palitan. Alam niyo naman po, medyo very tight ang budget ko rito. So I immediately ang naisip ko, tumawag kay Governor Edwin Ong. Kung 2.5, so mga 15 million, 2.5 per kilometer. Po. May solusyon na po kami, Sen. Tinawagan ko po si Governor Edwin Ong. Ang sabi ko, Gov, tulungan mo ko at may sitwasyon sa mga kababayan natin sa Kapul. Mm-hmm. Pwede ba natin paghatian ito? Paghahanap po ako ng aking savings from my prior years. Okay. Na 7.5 million. Okay. At yung 7.5 million naman po, ang promise po sa akin ni Gov Edwin na mag-a-advance payment pa siya sa North Amelco at ibabawas na lang ho sa power bills ng Kapitolyo. Wow. So mabubuo na po namin yung 15 million. So magkano katagal, sir? Realistically, can you give us 1 month? Thank you very much. Talaga maasahan ka kahit kailan. Mr. Antonio Almeida, ni Administrator. Magandang hapon po, sir. Itong September po, we hopefully na ma-acquire na itong mga materials. And after that, gagawin namin agad yung pagpapalit ng bare wire to insulated wire. GM, nakakasama nga naman ang loob at nakakapikon. Yes, sir. Hindi na nga sila nagkaroon ng kuryente. Nagsakripisyo na sila, mainit, at yung ilan sa kanila nagkakasakit dahil sa init. At pagkatapos, nasisira pa yung kanilang mga appliances. And yet, may gana pa kayong singilin sila sa isang servisyo na hindi man na naibigay.
wag na, i-refund na lang po. Kung hindi, yung mga nasingil na sa kanila, i-carry over na lang kapag meron ng mga kuryente, doon na lang imaminos. Tama o tama, sir? Bigyan nyo kami ng pagkakataon sana na makapagpaliwanag. Yung basis ng billing natin kasi, yung nagrehistro sa Metro. At kung assuming na tama naman yung sinasabi ni nung isang kliyente natin kanina, isang consumer natin kanina na isang linggo lang sila nawalan ng ilaw, ibig sabihin yung tatlong linggo nagkailaw naman sila. Therefore, nangonsumo naman ng kuryente yung kanilang kabahayan po. So, yun lang po naman yung binibil natin, yung rumihistro sa Metro na konsumo. Hindi, kasi sabi niya kung ano yung binabayaran nila noon na meron silang kuryente at nagka-brown out na isang linggo, dalawang linggo, almost the same amount pa rin binabayaran nila. Ibig sabihin, sinisingil sila doon sa mga days na when they didn't have electricity. Pag-aralan nyo, sir, yung sinabi ko, sir, ha? Pag-aralan po namin, Senator, yung... Very good, very good. Senator, isang request hindi sana kay WDC, kay GM. Sana maayos din yung arrears ng mga resibo o yun po yung reklamo din ng mga constituents namin. Matagal na po kami humihingi ng audit sa kanila. Aha. Kasi nagkataon po yan dati ng first term ko yata na hindi pa sila automated 2010 to 2013. Manual po ang pagsingil nila. Hindi pa ho GM si Sir Hector noon. May iba pa ho nakaupo noon. Pag naningil sila, minsan walang resibo. Kaya nung nag-automated sila, nagkataon na hindi yata na ibigay yung mga bayad noon at nawawala yung mga resibo. Kaya ipinatong sa arrears doon sa resibo yun sa mga constituents namin. Naku po. Titignan mo po yung mga resibo ng aming ano, ng mga consumers po sa Kapol. Lahat po yun may arrears, pati kami hindi po matanggal-tanggal. Yung iba naman po, kumpleto ng resibo, pero hindi pa rin nila tinatanggal. Nag-request po sana kami na kung pwede, upuan at mag-usap at matanggal itong mga arrears. GM! Padala mo cotton buds doon. Senator, yes po. Punta kayo kay Mayor sa office niya po, tapos... Yes, Senator, narinig ko po. Opo. Makipag-usap kayo kay Mayor, okay sir? Immediately, mag-meetingin ko yung aking tao rito at titingnan ko yung systems dito kasi automated system kasi ito, and then after that, pupunta kami kay Mayor. Ayun. GM ha? GM! 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 Oh. Yes, Senator. Okay. Sige po. Maraming salamat po. Yes po, Senator. GM. Naririnig ko po kayo. Apo. Thank you po, GM. Thank you, sir. Sir, okay na yan. Mag-usap na sir. Sa GM at saka si Mayor para dun sa isang problema na binanggit sa arrears. Tapos nangako si Mr. Almeida. Kinala ko ito. Pag nangako ito, natutupad. 30 days. Kuntintiis na lang tayo ng konti, ha? Opo, sir. Salamat na po. Namasahe kayo papunta rito. Opo, sir. I-refund ko po yung pamasahe nyo. Punta kayo kay Odette. Kasi malayo pa kayo. Thank you po, sir. Sir, marami pong salamat, sir. Salamat po sa tiwala. Thank you, talaga. Kung wala po kayo, wala pong programa ko. Salamat po. Okay, thank you.